The personal radio archives is one with the world in celebrating and commemorating World Radio Day 2023. World Economic Forum 2023. The Radyo Pilipinas special coverage. Yes, Nords at Princess, pakinggan na muna natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa pagharap sa mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng Europe na tumungo dito sa Zürich, Switzerland upang personal na makita ang Pangulo. Pakinggan na muna natin ang Pangulo. Lalo-lalo na ako'y baguhan pa ay nandyan lagi po na maaasahan kong makapagbigay ng gabay sa aming mga ginagawa na sa nagaling sa kanyang napakahabang karanasan sa pamahalaan. Former President, DMA. Andito rin po ang Speaker of the House, ang Speaker ng House of Representatives natin ngayon, Speaker Martin Romualdez. Andito rin po ang ating kalihim ng Department of Transport, Secretary Jimmy Bautista. Siya po ang ginagawa ngayon niya, pinapaganda niya. Siguro naririnig naman ninyo yung mga problema, supply chain problems kung tawagin sa buong mundo. Siya po, kasama ang Department of Transport upang makapagbigay ng mga solusyon at pagandahin ang ating supply chains na doon sa loob ng Pilipinas at kasama ng mga iba't ibang bansa, karating bansa ng Pilipinas. At nandito rin po, siguro ito yung magiging contact po ninyo. Siya po ang kalihim ng pinakabagong departamento sa pamahalaan. Siya po ay si Secretary Toots Oplep of Department of Migrant Workers. At nandito rin po ang ating isa pa sa ating economic team na siya ang namumuno ng NEDA, yung National Economic Development Authority, na nagpaplano para sa ating ekonomiya, Secretary Arce Balisacan. Andiyan din po, kasama po rin natin ang ating senador. Kaya't marami akong backup, kaya't magandang marami kami nagagawa dahil nandito rin, Senator Mark Villar. At sa dulo, ay nandiyan po, yan po ang ating Special Assistant to the President. Ay, si Secretary Anton Landameo. Pero kung minsan, ang pagpakilala sa kanya ay Mr. Don Sulweta. At ang ating Charge, maraming salamat sa iyong napakagandang pagsalita. Charge Josephine Reynante, the Permanent Representative to the UN, our Ambassador Evan Garcia, Ambassador Designate to Switzerland, Bernard D. At hindi ko kayang tapusin to na hindi ako babati sa ating butihing First Lady Liza Marcos. Yes, Lydia, is uploaded for historical and educational purposes only. Do not steal this audio, Lydia, in any way. Pero sino pa ba? Sino pa ba? Meron pa ba? Ayun, natapos na. Napakilala ko na lahat. Ayan po, yan yung nandiyan na nagtatago. Yan po, alam, kilala naman ninyo siya si Sandro, yung aming anak na bagong congressman doon sa amin sa Ilocos Norte. Sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kababayan, maraming salamat ulit sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa akin. Alam niyo po kung bakit namin ginagawa ito. Dahil kami, ang nung nakaraang halalan, nakaraang kampanya,
ay kayo naman ay kasama sa naging very active sa pagboboto, sa pagkampanya dito sa inyong lugar. At binigyan nyo naman kami ni Inday Sara ng napakalaking boto, kaya't kailangan ay kami ay nagpupunta rito po. Magpasalamat ulit. So, iniisip nga namin, paano tayo magpapasalamat? Nabigay na yung boto sa atin, mula noon, nasa ibang lugar sila. Sabi na siya, sige, ganito gawin natin. Bigyan natin sila ng matikman naman nila kung paano yung kampanya. Para, alam ko naman, nagla-livestream kayo, alam ko naman, tinitignan ninyo sa social media. Pero iba yun, nandito na live na, may konting palabas. Kaya, ang nangyari sa mga OFW, yung mga pinupunta namin, napaliktad. Nauna yung eleksyon bago yung kampanya. Kaya para buuhin ko yung pagkampanya, huwag niyo pong kalimutan iboto si Marcos at saka si Duterte. Maraming salamat po. Kami po ay galing sa Davos. May malaking gap bawat taon. Meron diyang malaking konferensya at nandiyan yung mga malalaking korporasyon, yung mga boss nila. Meron kagaya ko na mga pangulo, mga prime minister, mga minister pumunta rito upang pag-usapan ang ekonomiya. Ay tayo naman sa Pilipinas ay dahan-dahan nating binubuksan ang ating ekonomiya. Dahan-dahan tayo ay lumalahok muli sa tinatawag na global economy. Kaya kailangan magpakilala tayo ulit. Ako pa naman, bagong halal, hindi pa ako kilala. Kailangan magpakilala at pakita natin sa ating mga potential investors, ika nga. At na kung bumari, tignan ninyo yung Pilipinas. Dahil binago na namin, mas maganda ngayon sa Pilipinas. At meron pa akong masasabi. Alam nyo ba, lahat ng nakausap ko, hindi lamang Swiso, kung hindi, yun lahat eh, kung saan galing sila yung mga delegado dun sa conference na pinuntahan ko. Lahat sa kanila, may magandang sinasabi tungkol, may kilala akong Pilipino. Meron akong kasama sa opisina na Pilipino. Meron yung anak ko pinapalaki ng Pilipina. Nung nagkasakit kami ng COVID, ang nag-alaga sa akin, Pilipino. Ang nagtutulong sa amin, Pilipino, 20 years na nasa amin. At laging napakaganda ang kanilang tingin ng mga Pinoy. Ito'y dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga magandang ginagawa at mga ambassador kayong lahat ng Pilipinas, at pinapaganda ninyo ang imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Eh tayo, medyo tahimik lang tayo mga Pilipino. Sige lang, trabaho lang, sipag lang. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Lagi namang tapos ang tawag sa mga Pilipino, mga the queen and king of overtime, mga Pinoy. Ang sisipag, kaya bilib silang lahat. Kaya talaga, siguro, kailangan ko na rin siguro, dagdagan ko yung pasasalamat ko. Hindi lamang sa inyong ginagawa, ngunit sa inyong tuluyang pagpaganda ng tingin ng buong mundo sa Pilipino, sa inyong magandang ginagawa, sa inyong magandang trabaho, sa inyong magandang pagkatao na ipinapakita ninyo sa inyong mga kasamahan dito. Kaya naman po ay sinasabi namin lahat po ng aming magagawa para sa ating mga OFW ay kailangan natin gawin. At ngayon po, kaya naman na nagkaroon na binuo yung Department of Migrant Workers at magiging unang secretary ay si Secretary Tuts Ople na matagal nang niyang tinatrabaho ang mga OFW. Ngayon, magkakaroon tayo ng department na itong department na ito ay walang gagawin kung hindi intindihin ang kalagayan ng ating mga OFW na alam kong nagsisikap at kuminsan ay nangangailangan ng tulong. Kaya't nandyan na ngayon. Dahil noon, pagka may problema, siguro yung iba sa inyo, alam din ninyo ito,
Pagka may problema, hihingi kayong tulong sa embassy, huhingi kayong tulong sa dole. So, lahat yun kailangan pagsama-sama. Bawat case to case. Mayroon tayong gagawin, may nagka-problema, may namatay, uuwi. Yung mga ganong klaseng sitwasyon. Ngayon ay nandiyan ang office, ay nandiyan ang Department of Migrant Workers at sila, lahat ng mga issue ng mga OFWs ay ibibigay natin sa ilalim ng ating Secretary Tuts Oplev. Kaya alam nyo po, alam naman namin ang sakripisyo ninyo. Alam naman namin kung paano rin ang pakiramdam na nawawala sa Pilipinas na matagal nang hindi nakikita ang pamilya. Ay, mahirap talaga yan. Pero tuloy-tuloy pa rin kayo nagsasakripisyo. At hindi lang po kayo tumutulong sa inyong mga pamilya. Hindi lang po kayo tumutulong sa inyong mga komunidad. Ay, yung buong Pilipinas po, ay kung minsan, kapag peligroso ang lagay ng ekonomiya, ang nagpapalutang sa ekonomiya natin ay ang remittances ng OFW. Kaya dapat malaman ninyo kung gaano kahalaga ang ginagampanan ninyong tulong dito sa ating bansa. Kaya very appreciative kami sa mga OFW at kagaya ng sabi ko, gagawin namin lahat. Kaya po nga kami nandito ay para nakita sa ating mga kaibigan sa buong mundo kung ano na ang nangyayari sa Pilipinas, kung ano na ang nagiging sitwasyon doon, paano ba ang inyong mga plano. Maganda kaya na makipag-partner sa inyo, maganda kaya na pagkumasok kami riyan. At natutulungan ang trabaho namin dahil maganda tingin sa Pilipino. Pagka sinasabi namin natin, pagkayo sa Pilipinas, mag-tourist kayo kung gusto ninyo. Magano kayo kung magnegosyo, makita ninyo kung ano yung pwede mga negosyo. Lahat naman ay nakikinig dahil sinasabi mga Pilipino, kilala ko yung marami akong kilala ng Pilipino. Mga okay yan, dapat natin tulungan. Kaya yun ang naging experience ko itong nakarang ilang araw. At lahat naman ng ating nakakausap ay nakikinig at sinasabi naman, optimistic naman kami na sa lahat ng ating pinausap, sa ating sinubukang kumbinsin at magpaliwanag, maganda naman ang naging pagtanggap sa mensahe na dala namin ng Philippine delegation dito sa World Economic Forum sa Davos. At kaya natutuwa naman kami at sa aking palagay sa dalawang araw na nandito kami at marami naman talaga kaming nakausap, marami kaming nasimulaan. Lahat naman ito ay simula lamang. At ngunit kailangan buksan ang tinatawag nga na lines of communication. Kaya siguro we can say that we are satisfied that we were able to do most, if not all, of the things that we wanted to do while we were here in Davos. Yun lang ang reklamo ng lahat. Ang ganda-ganda ng Switzerland, ang ginaulaan. Akala ninyo naka-Amerikan na ako, ang daming layer ito. Siguro mga pito yung layer ito. Ito, ano ko, alam mo, wala kaming weather na ganito sa iyo, wala kaming ganitong weather sa Batak. Kaya medyo nahihirapan kami. Pero, pero di ba, buti na lang. Di ba, dito mainit. Dahil ba sa punuin mo yung kwarto ng Pinoy, mainit talaga. Kaya, ako po ay muli na magpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong ginumang ipinakitang suporta sa nakarang halalan. Ngunit bukod pa ron ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa lahat ng sakripisyo ninyo, sa lahat ng paghihirap ninyo, sa lahat ng sipag ninyo at ang pagkatao ninyo, ang kambaitan ninyo bilang Pinoy. At yan ay napakalaking tulong para sa amin na ninanais ay pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, ay pagandahin ang Pilipinas. Kayo talaga partner namin dyan.
malaking tiwala ako eh. Dahil marami nagsasabi dahil ang gulo-gulo na nangyari sa pandemic, nasira-sira yung ating ekonomiya. Bakit ikaw masyado kang optimist na sinasabi mo, hindi, kaya natin, magagawa natin, pagagandahin pa natin yan. At pagkatinanong sa akin kung bakit ganun ang pag-iisip ko, pinapaliwanan ko, madali lang naman sagutin niya. Sabi ko, meron akong workforce na ngayon ay 107 million na tayo mga Pilipino. O, yung 60% to nagkatrabaho na. At ang Piloy ang pinakamagaling na trabahador sa buong mundo. Kahit saan mo ilagay ang Pilipino, sisikat yan. Kahit saan mo ilagay ang Pilipino, magiging successful yan. Dahil lahat ng katangian na kinakailangan ng isang labor force na para maging matagumpay ang mga plano tungkol nga sa ekonomiya, tungkol sa sariling buhay, ay nasa Pilipino. Kaya't lagi kong sinasabi, yan ang ating napakalaking asset. Di po mawawala yan. At nandyan ang mga Pinoy na maaasahan natin, maaasahan ko, maaasahan ninyo, at maaasahan ng buong mundo sa pamamagitan ng ating mga OFW. Kaya yan po ang aming sadya rito. Bukod sa makita at makasama kayong lahat, at muli ay pasalamat po sa inyong lahat na ginagawa para sa ikabubuti, hindi lamang ng inyong mga pamilya na mahal sa buhay, kundi sa buong Pilipinas po. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Nakatatapos lamang natin ang pati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa Filipino Community sa Europe na ginanap dito sa Zürich, Switzerland. Nagpasalamat ang Pangulo sa Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And click the notification bell for more episodes of the Personal Radio Archives.